Ang Korean Peninsula ay dating iisang bansa, ngunit hinati ito sa gitna ng isang salungatan at lumikha ng dalawang bansa na may magkasalungat na ideolohiya. Sa loob ng 70 years, ano-ano nga ba ang mga naging pagkakaiba ng North at South Korea? Tara ka tropa at sabay-sabay nating alamin. Pero bago tayo magpatuloy, make sure na panoorin muna ang part 1. Ang link ay nasa description sa ibaba. Number 5, plastic surgery. Nais iparating ng North Korea sa mga mamamayan nito na sila ang nangunguna sa bawat industriya, kabilang ang beauty market. Pero syempre, alam naman natin na malayo ito sa katotohanan. Napatunayan ng South Korea na sila talaga ang nangunguna pagdating sa industriyang ito at maraming beauty products at beauty rituals ang nagsimula roon. Napansin ng mundo kung gaano talaga ka-impluensya ang South Korea pagdating sa beauty world at noon ngang 2015, ang makeup brand na Estee Lauder ay bumili ng share sa Hab & Co, isang South Korean skincare company na nakabase sa Seoul. Ang mga kaganapang tulad nito ay hindi kailanman mangyayari sa North sapagkat ang mga North Korean ay hindi pamilyar sa kahit na anong beauty trend sa mundo. Karamihan sa mga nasa North ay walang kakayahang bumili ng mga makeup product at cosmetic surgery kahit na gusto nila. Gayunpaman, para sa ilang mayayamang North Korean, nagagawa nilang bumisita sa mga opisina at klinika na pinamamahalaan ng Estado upang sumailalim sa mga minor procedure. Ang eyelid surgery at lip micropigmentation procedure ay ilan sa mga pinakapopular na cosmetic surgery sa North. Bagaman ilegal ang plastic surgery sa North Korea, ang mga kababaihan ay hindi nag-aatubiling gumastos ng malaking halaga upang baguhin ang kanilang itsura. Iyon ay dahil sa palagay nila, mas lalaki ang tsansa nila na makahanap ng trabaho kapag sila ay maganda. Number 4, fashion. Kung naghahanap ka ng pinakabagong uso sa fashion at pop culture, tumingin ka lang sa South Korea. Kilala ang estadong ito sa pagpapasikat ng mga bagong fashion style at nai-inspire nila ang mga fashionista sa iba't ibang panig ng mundo. Makukulay at alternatibong fashion trends ang dinala ng mga K-pop star at iba pang South Korean celebrities sa mainstream. Ngunit sa North, higit na naiiba ang mga bagay-bagay. Ang tanging access na mayroon sila sa kung ano ang nauuso at kung ano ang hindi ay mula sa panonood at pagbabasa ng mga smuggled materials tulad ng mga TV shows at magazines. Ngunit sa kasamaang palad, nagkakaroon lamang sila ng access sa mga material na ito ilang taon matapos itong i-release. Ito ang dahilan kung bakit ang mga North Korean ay napag-iingunan pagdating sa fashion. At kahit na gusto nilang makipagsabayan sa iba pang bahagi ng mundo, mahigpit silang pinagbabawalan na magsuot ng mga damit na inspired ng Western culture at pinagbabawalan din silang magkaroon ng anumang uri ng piercing. Hindi maaaring magsuot ng maong ang mga North Korean at dapat maluwag ang pantalon ng mga babae para hindi masyadong revealing. Ang anumang kasuotan na masyadong makulay at decorated ay maaari ring magdulot ng malubhang problema para sa isang North Korean. At hindi magdadalawang isip ang gobyerno na sila ay parusahan sa paglabag sa dress code sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mahabang lecture o pagpapadala sa kanila sa labor camp. Number 3, height difference. Isa sa pinakakapansin-pansing pagkakaiba sa pagitan ng mga North at South Korean ay ang kanilang height difference. Sinisisi ng ilan ang genetics kung bakit maliliit ang mga North Korean, ngunit napatunayang mali yun. Ayon sa mga eksperto, ang genes ng mga nasa North at nasa South ay walang gaanong pagkakaiba, kaya maliit na factor lang ang genetics. So, ano kaya ang tunay na dahilan kung bakit ang mga matatanda at bata sa North Korea ay mas maliit kumpara sa kanilang mga kapitbahay sa South? Well, yun ay dahil sa kanilang diet at kakulangan ng nutrisyon. Ang dami ng pagkain na natatanggap ng isang bata habang lumalaki ay maaaring makaapekto sa kung gaano siya katangkad pagtanda niya. Dahil ang North Korea ay patuloy na nahaharap sa kakulangan ng pagkain,
hindi na nakakagulat kung bakit ang mga bata at matanda sa North ay mas maliliit. Pinag-aralan ng isang professor sa isang university sa Seoul ang height ng mga North Korean defector na tumawid sa border patungo sa South Korea at ang resulta ay nakababahala. Sa kabuuan, ang mga lalaking North Korean ay mas maliit ng 1.2 hanggang 3.1 inches sa mga lalaking South Korean. Samantala, ang mga lalaking preschool ay mas maliit ng 1.6 inches, habang ang mga babaeng preschool naman ay mas maliit ng 1.2 inches sa kanilang South Korean counterpart. Number 2, holidays. May ilang mga holiday na parehong pinagdiriwang ng North at South Korea, tulad ng New Year's Day at Liberation Day. Ngunit hanggang doon lang ang pagkakapareho nila. Ang mga South Korean ay mas maraming sinusunod ng mga national holiday at pinapayagan din silang sumunod sa anumang religious holiday na pinili nila. Ngunit sa North Korea, karamihan sa kanilang mga kinikilalang holiday ay nakatuon sa mga nakaraan at kasalukuyang pinuno ng estado. Hindi sila nagdiriwang ng Thanksgiving at hindi rin sila nagdiriwang ng Pasko. Salip, ang December 24 ay isang holiday na nakatuon sa kapanganakan ni Kim Jong-suk, ang namayapang ina ni Kim Jong-il. At pagsapit naman ng December 27, ang mga North Korean ay binibigyan ng day off upang ipagdiwang ang Constitution Day. So, bakit kaya mahigpit na ipinagbabawal ng gobyerno ng North ang pagsunod sa mga religious holiday? Well, yun ay dahil nais nilang kontrolin ang isipan ng kanilang mga mamamayan. Handang gawin ng gobyerno ng North Korea ang lahat para mapanatiling lihim ang impormasyon tungkol sa anumang reliyon mula sa mga mamamayan nito. Ito ay dahil natatakot ang gobyerno na mamulat sa katotohanan ang kanilang mga mamamayan. Sinisisi ng gobyerno ang mga underground church sa pagtakas ng 20,000 North Korean patungong China. Kaya para mapanatili nila sa ilalim ng kanilang kontrol ang mga mamamayan, pinutol nila ang anumang access sa mga reliyon na maaaring humikayat sa mga North Korean na lumaban sa gobyerno. Number 1, famine. Ang famine o tagutom ay inilalarawan bilang isang matinding kakulangan ng pagkain at ito ay isang malubhang problema na nagpapahirap sa North Korea sa loob ng maraming dekada. Noong dekada 90, isang mapangwasak na famine ang kinaharap ng North at ang krisis ay mas lalo pang pinalala ng pagkawala ng suporta ng Soviet Union at pagbagsak ng industriya ng agrikultura. Daan-daang libong mga North Korean ang nagkasakit at namatay sa gutom dulot ng kawalan ng pagkain. Ang masahol pa rito, pinagbabawalan din silang magreklamo at sabihin ang salitang gutom. Kaya karamihan sa kanila ay tahimik na nagdusa sa matinding gutom. Ngunit sa South, higit na naiiba ang mga bagay-bagay. Sa South, batid ng gobyerno ang pakikibaka laban sa malnutrisyon at kagutuman, lalo na noong matapos yanigin ng World War II at ng Korean War ang estado. Upang labanan ang banta ng gutom na kumikitil sa buhay ng maraming tao sa buong mundo, ang South Korea ay gumawa ng mga effort at sumali sa mga hakbangin na lumalaban sa tagutom. Sumali pa nga sila sa Zero Hunger Challenge sa layuning wakasan ang gutom sa mundo. Gayunpaman, sa North, ang gobyerno ay patuloy na nagbababala sa kanilang mga mamamayan tungkol sa malaking posibilidad ng tagutom sa hinaharap. Kaya ang mga mamamayan ng North Korea ay nabubuhay ngayon sa takot na magutom balang araw. Ngayon, oras na para marinig ang boses mo, katropa. Sa tingin mo, alin sa mga pagkakaibang ito sa pagitan ng North at South Korea ang pinaka-shocking para sa'yo? I-comment lang ang iyong opinion sa comment section below. Make sure na panoorin din ang iba pang mga video na kabilang sa playlist na iyong nakikita sa screen. Pindutin lang ang card na makikita sa itaas. Narito ang sample preview. Panoorin. Napapanood mo ngayon ang isang leaked video mula sa loob ng isang secret Chinese prison. Ang China ay isa sa mga pinakamalihim na bansa sa mundo. Ngunit ngayon ay mapapanood mo ang ilang mga leaked video mula sa China na hindi dapat makita ng sinuman.
Mula sa secret footage ng nakapangingilabot na planong pagsalakay ng China sa Taiwan hanggang sa nakakatakot na video ng mga lockdown sa China. So that's it. Maraming salamat sa panonood and see you next time.